So, hello guys. Meron tayong video tutorial tungkol sa Pay Network. So, as you can see, nandito na tayo ngayon sa mismong application ng Pay. So, nakikita nyo siguro tong tap to earn, sabi nga nun, diba? So, kailangan itap nyo tong lightning button na to para magtuloy-tuloy yung earning ninyo. So, sabi nga dito, tap to here to earn Pay. As a contributor, you help secure the Pay transaction history by setting up your security circle. In return, your reward in Pay with a higher earning rate. Thank you for being contributor. Sabi ganun. So, click mo siya para mag-activate. So, click mo tong mine. So, ayan, sabi niya, awesome, you are now earning Pay at a rate of 1.87 Pay per hour. So, tap lightning button again to view a breakdown of your earning rate. So, click mo dismiss. So, kaklik mo tong lightning button ulit, makikita mo dito yung 24-hour earning rate. Currently earning na 0.20 Pay per hour. So, yan yung initial na Pay per hour kapag nag-open ka or inactivate mo ang inyong Pay application. So, ganun lang siya kasimple guys. So, anyway, for you to know what is Pay or para malaman nyo kung ano bang meron sa Pay na yan, i-click, ito, nandito nakalagay yan sa white paper sa mismong application. So, antayin lang natin na mag-load. Ito guys yung history ng Pay. So lahat ng gusto yung malaman about Pay, why cryptocurrencies matter, ayan, unfair value capture, lahat yan dito, lahat yan naka-explain. So lahat ng yan pwede mong basahin or later para at least malaman ninyo. Pwede kami mag-send ng video tutorial sa inyo. So now, ano bang Pay talaga? Ang Pay ay isang panibagong cryptocurrency na inilabas kamakailan lang. So sabi niya dito, draft 1 on March 14, 2019. Yan yung araw kung kailan na-conceptualize at ni-launch ang Pay Network. So isipin mo, we are already 1 year. I get. So ano ba ang Pay? So our mission is to build a cryptocurrency and smart contracts platform secured and operated by everyday people. And ang vision niya is to build the world's most exclusive peer-to-peer marketplace fueled by Pay, the world's most widely used cryptocurrency. So, by the way guys, para at least magkaroon kayo ng idea, sa ibang bansa, puno tayo sa Facebook. Open natin yung Pay Network Mining. Ayan. So, ang dami na po ng mga followers or mga tao. Actually, we are already more or less 3.5 million users na sa buong mundo. So, could you just imagine? Teka, puno tayo dun sa Pay Global. Pay Network Global. Ayan. Mabagal ang net po. So, Pay. Ayan, Global Group. Eto. Ay. So, eto guys. Ayan. May mga updates kasi recent kaninang umaga na kailangang gawin sa phone natin. So, ito. Sa Vietnam to eh. So, could you just imagine, ang my current Pay is, number, sabi niya dito, number is 2,238 Pay. If Pay is on the lowest price of 1 Pay is equal to $1, ang total ng Pay up to dollars is 2,238. So, could you just imagine, and if that
changes of Vietnamese money. Oh, grabe, laki. So, anyway guys, marami ng trading nangyayari. So, oh, bago ko makalimutan, wag, hindi lahat ng ano ng mga sites like CoinGecko or mga ibang ano website nagbibigay sila ng tamang information. May mga ibang ano kasi may mga ibang bansa na ginagamit na nila ang Pay nila for trading. So ayan, hanapin natin kasi may mga trading na nangyayari kasi dito sa mga ano eh, sa ibang bansa. So ito, huwag kayong basta-basta nagpapaniwala sa mga ganito kasi wala pa talagang value si Pay. Ang opportunity kasi ngayon sa atin dito sa ano sa Pay network, they are giving us the opportunity to earn muna. So could you just imagine, ang ito, huwag kayong magpapaniwala sa mga ganito, hindi to totoo to. Wala pang value ang Pay. So by the way guys, meron tayong papakita mga pictures dito. So Pay network ito. So saan na 'yon? Meron tayong mga videos, ayan. Dami. Ito. Isa sa mga members ng Pay bumili ng ito. Sabi na lang natin na charm. So binili niya yung charm ng worth ng Pay. So could you just imagine magkano yung charm na ng ganyan, 'di ba? Tapos ito yung isa sa mga isa sa mga users ng Pay. Binebenta yung ano yung sapatos na ganito. So could you just imagine, binili niya ng something worth ng Pay, eh magkano ang kanya na sapatos? Saan na yan? Itong value niya. So, 51,000 pesos plus tax. Or let's say, sabihin natin sa US dollar is $1,016 plus tax ang worth ng sapatos na pinakita kanina. So, binili ng 7 Pay yan. So, meron pa dito. Maraming mga website ganito. They are already using Pay. Ayun no. 11 Pay, 7 Pay, ganyan. Ginagamit nila ang Pay na pambayad o pambili ng mga gadgets or mga damit through online na. Sa Philippines wala pa. So, isa sa mga ano natin dito sa Philippines, isa sa mga IT natin or isa sa mga top na lang dito is yung nagngangalan na Aldrich dun sa Sir Aldrich dun sa Pay Network Philippines. So isa sa mga corporate na IT na tumutulong na i-create, finalize yung mod na ano natin na application or mod feature ng ating Pay applications. So could you just imagine, Pay is not for sale right now. Any sales of Pay today are unauthorized. If you buy Pay in an authorized sale, you may lose your money. So yun yung mga transactions na kaganapan sa Pay. Pero bakit nga ba kailangang mag-ipon muna tayo? Eh, pwede naman tayong mag-ipon later on. Good question. Eh bakit mo paaantayin na mag-ipon ka later on kung pwede ka naman na mag-ipon right now, 'di ba? So ito guys, binibili nila yung mga gadgets like that ng 7 Pay. Ay, could you just imagine yung iPhone, bibilihin mo siya ng 7 to 114 Pay lang. Eh magkano ang worth ng iPhone, 'di ba? So, nandito pa 'to, tong Huawei, 'di ba? 91 Pay to 101 Pay lang siya. So, anyway guys, Pay is not just an ordinary company. So, ito yung mga corporate owners. Dati sila sa Bitcoin or BTC. So, to give you an idea guys, ang BTC at Pay ay galing sa iisa. I mean, na-conceptualize ang Pay, it's because of Bitcoin. So, nagkaroon ng idea ang mga owners ng Pay para
para bigyan ng opportunity lahat ng mga tao, hindi lang sa bansa nila kundi sa buong mundo, na kumita in a way na sa isang paraan na yung tinatawag nilang decentralization or yung sharing of wealth na lahat nagkakaroon ng opportunity na kumita. So, could you just imagine guys, pag lahat tayo lahat kumikita, di wala na naghihirap, di ba? Pero, ang kagandahan dyan, meron tayong inaantay eh. Ito, yung Pi Network, yung KYC na tinatawag, or yung K means no, yung Y means your, C means customer. So, ibig sabihin, dyan na yung part na yung part 3, actually, ano to eh, sa phase 3 na to. So, nasa phase 2 pa lang tayo, may mga features na nagagamit. Yung sa phase 3 naman, dyan na yung lalabas yung KYC, yung kailangan na ng mga IDs, etc. etc. So, anyway guys, maraming mga bagay-bagay na gusto pa natin malaman. So, later on, meron tayong mga ganitong features na mabubuksan yung tinatawag natin na transfer na feature ng ating application. So, abangan nyo lang. Kung may mga bagong feature ang mga Pi ninyo, buksan nyo lang. So, anyway guys, balik tayo sa application mismo sa Pi. So, ito yung white paper. Basahin nyo na lang guys, ha. Ito, yung sa white paper. And then, ito. Ano bang purpose sa mga to? So, pag click mo tong security circle, ang purpose kasi nito is para maging legit or para hindi ka mahirapan sa KYC mo. So, ano bang purpose niyan? So, puno tayo dito. So, number one, di ba sa taas, dun sa lighting button, ang initial Pi rate mo per hour is 0.25. So, initially, yan yung ma-open mo or yan yung magiging Pi rate mo, hash rate mo per hour. So, pag nakapag-invite ka o nakapag-refer ka na mag-activate ng Pi mo, they will be given 1 Pi as their referral bonus, plus you are also going to receive 1 Pi din as your sponsor bonus. Plus, tataas din ang hash rate mo ng 0.20 per hour din. So, dito sa contributor, for mining sessions, you have declared at least 5 security connections. So, changes for your security circle will take effect on your next mining. So, sabi niya dito, pag nag-add ka ng contributor or mga members or mga referral mo or invites mo sa security circle mo, mag-a-add na naman ng additional na hash rate per hour na naman yon. So, one person, ang equivalent niyan is 0.04 Pi. So, sa contributor, ang kailangan mo lang dyan is 5. Pero pag umabot siya ng marami, okay lang. Kasi ang importante dyan, lahat dapat active. So, pwede mo naman tignan yung security circle mo. Pwede mong i-edit yan. So, you can add yung mga existing na Pi users na. So, nandiyan. Ito na. Ito, as you can see, guys, strong ang nakalagay dito na tawag dito na members or contributor ng security circle mo. Sa lahat ng yan, pwede mo silang i-select lahat, pwede mo ipasok lahat para continuous yung 0.25 per hour mo. Paano pag tatlo lang? So, yung 0.04 times 3, ganun lang yung mare-receive mong 5 per hour. So, ganun siya kasimple. So, add an existing. Tignan natin kung meron pang pwedeng add. Wala na. So, ganyan lang. So, paano pag gusto mag-invite, i-click mo lang tong share link or share invite link. For example, mag-send tayo sa Messenger, sisendan natin ang group. Ayan, send. So, mare-receive yan ng group. Okay? So, balik tayo dun sa group. Andito yan. So, i-click natin. Ayan, mining. So, mare-receive niya yan dyan. Okay? So, balik tayo dito. So, you can also add from your contact numbers. Ayan, yung mga kaibigan mo, kamag-anak, lahat ang yan. So, hindi pwedeng dummy account, guys, ha? Hindi pwede. Kasi, pinagbabawal yun. Kung sakali man na ma-discover or makita ng mga
mga ng system na meron kang dummy account, mababawasan yung total, ito, yung total na na-count na sa iyong account na Pay. So, anyway guys, ganyan lang siya, ganyan lang umiikot ang